to God. Good morning po, mga kapatid. Good morning. Purihin po ang Diyos at muli po tayong sama-sama po ngayon upang ating pong ganapin yung ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat ito po ang kalooban po no, ng ating Panginoon, kaya sa ating pagsamba ay akin pong inihiling po sa inyo na dapat ay concentrate po tayo sa Lord, no? Focus po tayo sa ating pagsamba sa ating Diyos, sa ating pag-awit, no? Sa ating pakikinig, no? Ng mga salita po ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Okay? Sa page 112, Beautiful Star of Bethlehem. Page 112. Inyo pong patuloy na pagkilos po sa bawat sa amin na kami po ngayon ay muli pong sama-sama upang kayo po ay aming patuloy po na sambahin, dakilain, purihin po sa aming mga buhay, Lord, sapagkat kayo po ang Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat. Kayo po ang Diyos na may-ari po ng aming mga buhay. Kayo po ang Diyos na punong-punong po ng pag-ibig at kahabagan. Kayo po ang Diyos na mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo ang Diyos na walang hanggang Diyos na aming pong pinaglingkuran. Kaya Panginoon, maraming pong salamat sapagkat patuloy niyo po kaming kinikilos, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tinuturuan, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa damit, sa pera, sa pagkain, sa hanap buhay, Lord, sa negosyo, sa mga kabuhayan na inyo pong ipinatalam sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat at alam po namin, O Diyos, na wala po kaming pag-aari ng mga bagay na ito. Kayo po ang may-ari. Kami lamang, O Diyos, ay inyong pong katiwala, Panginoon, at dapat lamang po namin, O Diyos, ipagpasalamat po sa inyo sapagkat, Panginoon, kung wala po kayo sa aming mga buhay, ay wala po kami magagawa. Salamat po na marami, Ama, at nawa, samahan niyo po kami sa amin pong pagsambangay umaga, sa amin pong pakikinig ng inyong pong mga salita. Nawa, O Diyos, ay inyo po nawa, Panginoon, itanim, Panginoong Diyos, ipako sa aming mga puso ang inyo pong mga salita, Panginoon, at nawa kami po inyo i-convert, Panginoong Diyos, at nawa, Panginoon, kami po, Panginoong Diyos, ay matuto sa mga aral niyo po, Panginoon, upang amin po, Panginoong Diyos, na patuloy na magawa, Panginoon, ang inyo pong mga kalooban sa aming mabuhay po, Panginoon, at kami din naman po, Diyos, ang siyang magbibenepisyo, Panginoon, sa aming paglilingkod na ito sapagkat kami po ay patuloy niyo pong tinuturuan, patuloy niyo po kaming pinagpapala, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord God. Salamat po sa walang sawa niyo po na pagtuturo sa amin, sa pagsuporta sa amin, Panginoon. Salamat po na marami sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin po, Diyos. At tunay nga po, Panginoon, ang lahat po ito ay amin pong kaspusong pinapasalamatan sa inyong harapan, Panginoong Diyos. Salamat po at nawa, Panginoon, patuloy mo kaming pangunahan ang Banal na Espiritu, ang siyang kumilos, Panginoon, nawa sa aming kalagitnaan at kayo po ang siyang madakila at malalahati po sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, maging po sa mga kapatid na hindi namin niya nakasama, kayo po nawa ang siyang patuloy na manguna at kumilos sa kanila, Panginoon, at nawa, patuloy mo silang turuan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay at ipaalala sa kanila ng araw na ito ay araw po ng aming pagsamba po sa inyo sapagkat ito po ay tinakda ninyong araw upang kami po ay magsama-sama, Panginoon, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo po, O Diyos. Salamat po na marami at ganyan po, salamat din po sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, na inyong pong kinilos, Panginoong Diyos, nawa kami pong lahat ay patuloy niyo pong pagpalain sa inyong pong mga salita, maging po sa mga kapatid na nasa virtual worship, Panginoon. Salamat po na marami, Ama, sa inyo lamang po, Diyos, ang lahat ng karangalan at kalatian sa pangalan po na Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So, magbasa po tayo bago tayo makapakinig ng mga salita po ng Diyos. Mga aral ng ating Panginoon. Okay? 2 Timothy chapter 3,
Verse 1 up to verse 17. Salitan ko tayo sa pagbabasa ng mga salita po ng Diyos at lakasan po natin yung ating pagbabasa ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Ako po mauna at kayo po ang susunod mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to verse 17. Okay? This know also that in the last days perilous time shall come. Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. But hour of them all the Lord delivered me. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And that for a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Sabay-sabay po tayo sa verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo lang po, makaupo na mga kapatid sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. At nais ko pong focus po tayo sa mga aral po no ng ating Panginoon sapagkat ang aral po ng Diyos ay napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. Okay? At tandaan po natin, dito po tayo pinapatibay no ng ating Panginoon. Kaya importante po yung mga aral po ng ating Diyos. Okay, kumusta po kayo mga kapatid? Tayo binahan, no? Okay. At salamat po sa Diyos, no? Sapagkat tayo po ay patuloy na niligtas po ng ating Panginoon sa mga kalamidad o anumang mga nangyayari po dito sa ating paligid. At of course, no? Atin pong pinagpipray lagi ang mga nasalanta, no? Yung mga taong bayan, ang ating mga kababayan na nasalanta po, mga minamahal. No? Wala naman po tayo ibang maitulong kundi una, of course, pananalangin no? Sa ating Panginoon. Okay po, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong pag-aaral na kung saan ang paksa po ng ating pag-aaral o ang tema ng ating pag-aaral ay may kinalaman po sa tinatawag na as a child of God, we must be equipped
with the Word of God. No? Bilang isang anak po ng Diyos, no? Dapat tayong let us bow down our head. Let's pray to the Lord. Father God, maraming pong salamat sa inyo pong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan, Panginoon. Salamat po sa inyong paalala, O Diyos. Salamat po sa mga challenge po sa aming mga buhay na ito po ay upang kami po ay maging matatag, Panginoon. At ang susi po, walang iba, kundi ang inyong pong mga salita. Ang inyong mga pangako sa amin, O Lord God. Salamat po na marami sapagkat kami po inyong patuloy na tinuturuan, Panginoon, kung paano namin sagutin ang mga tao na nagtatanong po sa amin na may pagpapakumbaba, na may kahinahunan, na may katwiran galing po sa inyo, Lord. Salamat po na marami at nawa, Panginoon, kami po lahat ay inyo pong pangunahan, turuan, bigyan ng katiyagaan, kasipagan sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pananalangin, at sa pagdalubok sa inyong gawain po, Diyos. Salamat po sa mga katotohanan po ito bilang anak ng Diyos, bilang anak niyo po, Panginoon. Kami po ay dapat na maging handa, laging ready, Panginoon, laging prepare sa inyong mga salita po, Diyos, na amin pong ibahagi, amin pong ikatwiran sa mga tao po na aming nakakasalamuhan. Salamat po sa mga pag-usig sa amin. Sapagkat sabi niyo po, kami po ay mapalag, na kami po ay inuusi at pinagsasabihan ng hindi maganda. Sapagkat sabi niyo po, nasa amin ang inyong kaharian doon. Salamat po na marami, Lord God, sa mga trials, sa mga problema, sila rin sa buhay. Sapagkat dito niyo po kami pinapalakas, pinapasigla, pinapatatag, Panginoon. At batid namin, O Diyos, na kayo ang siyang nagko-comfort sa amin. Kayo ang siyang nagtuturo sa amin, Panginoon, sa mga bagay na aming gawin upang amin po itong malagpasan sa aming mga buhay. Salamat sa mga learnings, O Lord God, sa mga nagdaang panahon ng mga ng aming mga buhay na ito po ay lesson para sa amin, Lord, na kami dapat ay patuloy lamang na konektado sa inyo, patuloy na amin pong ialay ang amin pong mga sarili po sa inyo, O Diyos. Nawa lagi lamang namin italaga ang aming mga sarili po sa inyo, na hindi po 50%, 90%, kundi 100% po nawa, O Diyos. Tulungan niyo po nawa kami lahat na magawa po namin ang mga bagay na ito. Sapagkat kami po mahina, Panginoon, kayo pong malakas. Wala po kami, Panginoon, sa aming mabuhay kung wala po kayo. Kaya kailangan namin, O Diyos, ang inyong guidance, ang inyong panguna sa bawat isa sa amin, Lord. Kaya po, Panginoon, dadalayan po namin sa inyo ang bawat kapatid na narito sa mga araw-araw na buhay. Kayo po nawa ang siyang patuloy po na manguna at patuloy po nawa kami pagpalain sa inyong mga salita, pagpalain ng mga
bagay na spiritual, material, physical, Lord. At hindi po, Panginoon, patuloy rin po pagpalain mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa inyong gawain. Salamat po sa kanilang mga buhay, Lord. Patuloy rin po na silang pagpalain, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na patuloy po ng usa na tumutulong sa inyong gawain, Panginoon. Nawa o Diyos, kami pong lahat ay dugtungan niyo pa po ang aming mga buhay sa mundong ito. Nawa, Panginoon, ang aming paglilingkod ay lifetime na paglilingkod habang nabubuhay po kami sa mundong ito. Panginoon, kami po yung maglilingkod sa inyo at huwag niyo po nawa hayaan ng Diyos na kami po ay mawala. Huwag niyo po nawa hayaan ng Diyos na kami po ay hinto sa paglilingkod. Manapay ang buhay na ito, Panginoon, ay amin pong buong buong 100% na ipagamit sa inyo ay talaga sa inyo. Ihalay sa inyo, Panginoon. Sapagkat walang dahilan, Lord, sa aming buhay na hindi po namin ibigay ang the best galing sa amin para sa inyo, Lord. Salamat po. Ikaw lamang ang aming patuloy na ipinataas, dinadakila, pinupuri, at nilalhati po, Panginoon. Sabi niyo po sa mga salita, Lord, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do it for the glory of God. Panginoon, lahat po ng mga ginagawa natin, namin, Panginoon, ay sa iyong palatian po, Jesus. Salamat po na marami sa mga sa puso na inyo pong binago sa aming buhay. Salamat po, Diyos, kami po inyong dinala sa tama at totoong paglilingkod. Salamat po, Diyos, sa inyong mga warnings. Salamat sa inyong mga babala sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita na patuloy po na nagpo-comfort sa amin, nagbigay ng pag-asa sa amin. Panginoon, nagkukonvict sa amin. Panginoong Diyos, nagkukonvert sa amin. Panginoon, salamat po na marami, O Lord God. At nawa, Panginoon, kami pong lahat, sama-sama, bigkisin niyo po nawa kami ng iisang espiritu, iisang pananampalataya, isang doktrina, isang Diyos na pinaglingkuran. Salamat po, O Lord God. At patuloy po, matili sa amin, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong pagkilos, O Lord God, sa aming pong mga buhay. Salamat po at ganyan po, nadalayan po namin sa inyo, mga kapatid, na may mga sakit na ramdaman, Lord, nawa, bigyan mo sila ng kagalingan, O Diyos. Alam po namin na kayo po ang aming dakilang magagamit, Lord. At ganyan po sa aming mga mahal sa buhay, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, kayo din po nawa ang siya magpala sa kanila, mag-iingat sa kanila. Sa mga kapatid na nag-virtual worship, pagpalain nyo rin po ang kanilang mga buhay. Patuloy mo nawa silang iingatan sa kanilang kalagayan po roon ng Diyos. At mga nasalanta, Panginoon ng mga kapatid, kayo po nawa siyang mag-iingat sa kanila. Kayo po nawa, O Diyos, ang siyang magligtas sa kanila sa anumang mga bagay na kailangan na, kayo po nawa ang siyang mag-provider. Salamat po na marami, O Lord God, basbasan, pangunahan nyo po nawa at pagpalain nyo po nawa ang mga gawain na natangin po sa amin, Lord. At ganyan po, Panginoon, pagpalain po nawa ang aming mga hanapbuhay, ang aming mga negosyo, at ang aming mga kabuhayan na inyo po ipinagkaloob, Lord. Salamat po, Lord God, at tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming mga buhay, at sa inyo lamang po 100% na karangalan, kalahati at kinakilaan po, Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you all. Awitin po natin. Oh, I love you.